Hi guys, welcome to my channel and to my kitchen. Ayan, my small kitchen. Ayan, good morning, good afternoon, good evening po. Kung anong oras niyo napanood ang aking video na to, i-share ko lang sa inyo kung paano mag-prepare ng very easy and affordable sandwich pang breakfast. Ayan, i-share ko sa inyo. Napakasarap nito guys and healthy. At bago natin umpisahan niyan, intro muna tayo. Ingredients sa ating egg sandwich guys. Ang gagamitin nating bread ay wrap. So, made po siya ng oat bran and whole wheat. Ayan, very healthy siya guys. Hindi siya white bread. So, very healthy siya. And of course, ang ating palaman na egg, dalawang egg. This is actually, this is a small size egg. Then, nating syempre ang ating onions and a celery. Ayan, ayoko kasi ng tomato kasi hindi ako fan sa tomato na ilalagay siya sa palaman sa bread. Hindi ko siya type. And ang ating meron tayong fresh na ito yung ating slice na bell pepper, green and a celery leaves. And then meron din tayong parsley. Ayan, and oregano. And of course, ang ating black pepper. And yung ating seasoning, this is the clover ballet. Chicken seasoning siya guys kasi syempre itlog. Ano natin? Kaya chicken seasoning yung ginamit ko. And of course, ang ating olive oil na gagamitin ko pang gisa sa ating scrambled egg. Ayan, gagamitin natin sa ating scrambled egg. And of course, ito pa guys, ang cheese dip. Ito yung ginagamit ko kasi masarap siya. Masarap ito guys. Gagamitin siya na pang ilalagay natin sa ating bread bago ilalagay ang egg. So, ito yung gagamitin natin na whip. Ayan. Ayan, guys. So, start na natin gawin ng ating scrambled egg. So, guys, gagawin natin ating scrambled egg. Mainit na yung ating kawali. So, lalagyan na natin siya ng oil. Ayan. Yung ating egg. So, olive oil natin. Yum.
Ayan guys, luto na yung ating scrambled egg na nilagyan natin ng onions at saka celery. And ito yung ating wrap. Medyo malaki to guys kasi 8 inches siya. So, pwede mo din naman siyang i-cut after. And, umpisahan na natin guys ang paggawa ng ating egg wrap sandwich. Ayan. So, ayan na guys, umpisahan natin siya. Umpisahan na natin. Siyempre, first, lalagyan muna natin ng spread. Ito yung cheese dip. Cheese siya, guys. So, yung calories niya is very little. Very low ang calories ng cheese. So, 100 grams, 101 lang yung kanyang calories. So, ito lang yung gagamitin natin, guys. Kasi, masarap din to eh. Masarap siya. Gawin natin spread. Ayan. So, make sure na even yung paglagay natin sa ating spread. Ayan. So, ayan na guys. Complete na yung at nalagay na natin. Nailagyan na natin ng cream ang ating ng spread ang ating bread. So, lalagay na natin next ang ating egg. Ayan. Ayan guys, actually guys, pwede kayong gumawa ng dalawang bread yung magagawa niyo. At syempre, lalagyan natin ng ating bell pepper. At ito. Yung ating celery leaves. Then, lalagyan natin ng sprinkle natin ng ano, ng oregano leaves para mas healthy. Ayan. A little lang. And, yung ating parsley, lagyan din natin. Ayan. Then, i-roll lang natin guys. I-roll natin ang ating sandwich. Ayan. I-roll natin maigi, guys. Tara! Ayan! Meron na tayong egg sandwich, guys. And guys, since meron pa akong isang bread, pwede din natin gamitin ang mayonnaise. Mayonnaise naman to guys, kasi konti lang yung mayonnaise na ilalagay ko kasi mataas ang cholesterol ng mayonnaise. So, konti lang yung ilalagay natin. Yung sakto lang. Ayan, para dalawa yung flavor ng ating chicken sandwich. Ayan. So, tingnan natin kung anlin ang masarap.
Ayan guys, lalagyan natin ang ating egg. Ayan. Then, lalagyan natin ng konting oregano. This is oregano guys. And the parsley. And of course, ang ating fresh na bell pepper. Ayan, lalagay natin. Ako nahulog. Nahulog, log, 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 log. Ayan, malinis naman yan. And yung ating celery leaves. Siyempre. Ayan. And taran! Iro-roll na natin siya guys. Ayan, now we have to yan, yari na. Lalagay natin sila dito pariho. Ayan. Ayan na guys, ang ating egg sandwich na magkaiba ang flavor. This is the mayonnaise one. Mayonnaise ang ginamit nating cream at ito naman ang cheese. So, ang gagawin natin guys, i-microwave lang natin ng 1 minute. 1 minute lang guys ang microwave natin kasi luto na naman yung just to make warm only. Okay? Ayan guys, i-set natin ng 1 ang ating microwave. Ayan. Yeah, just 1 minute. Ayan. Andyan sa loob ang ating mayonnaise. Ang ating sandwich nag-ikot-ikot. Ayan, hintayin natin. After 1 minute, pwede nang kainin. Na guys, look at that. Very cheap ang ating sandwich. Napaka, ano lang siya, abot kaya, abot sa bulsa. Hindi siya masakit sa bulsa. You can have it into serving for 2 person already. At syempre, ang aking kape. Ayan. Ang aking kape na binili ito ng asawa ko. Ayan siya guys. Masarap din siya. Ito yung Kef Bostelo. Ewan ko sa kanya. Para siyang ano. Pwede siyang lagyan din ng malamig na tubig. Ayan. Ang sarap-sarap guys. Tingnan mo. You can make it in different flavor. Mayonnaise. Pwede mong gawing spread ang mayonnaise. Pwede ring cheese. It's up to you. Pwede ding ketchup. Ayan. Very, very easy to prepare and affordable. And most of all, it's very healthy. So, tara na! Hello guys! Ayan na, ready na ng ating kape sa ating almusal. At syempre, ang ating 2 flavor ng egg sandwich. Wrap egg sandwich. Very easy to prepare guys and healthy pa siya. Ayan! Ayan po, thank you for watching po. At sana po may nakuha naman kayong idea para hindi tayo magsasawa minsan kung ano-ano lang yung kinakain natin. Parang routine na siya, na yun na lang. So, kailangan natin maging creative minsan para naman mag-iba yung taste. Ayan, para naman iba yung taste guys. And once again, thank you for watching sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko. Subscribe na at kalimbang all para magiging updated kayo sa aking mga bagong video. Ayan. At mag-suggest din kayo. Pwede kayong mag-comment at mag-suggest kayo kung ano ba yung gusto nyong content na mapanood. Then, gagawa natin ng paraan. Ayan. Thank you for watching guys. God bless everyone. And enjoy the breakfast guys. Enjoy natin ang ating araw. Every day, enjoy natin kahit sa dami ng problema na ating natatanggap, na ating na-encounter every day. Basta magiging ano lang tayo. Oh, positive always. Ayan. Maging positive, positibo lang tayo sa lahat ng bagay kahit na minsan parang nawawala na tayo ng pag-asa. But there is always a hope. Yan yung lagi natin iisipin na there's always a light at the end of the tunnel. So, be positive and
healthy. Ayan, alagaan nyo yung sarili nyo. Stay healthy. Huwag yung basta gusto nyo kainin. Oo naman, basta gusto natin kainin, gagawin natin yun. Diba? Pero dapat, i-consider din natin yung ating health. Ayan, kasi mahirap magkasakit sa panahon ngayon. Ayan. Thank you for watching, guys. And once again, love, love, love. Bye-bye.